So guys, magandang araw sa inyo mga ka-Jersey. Nandito tayo ngayon sa Alabang, sa ano to? Sa Asian Hospital. Yan, meron tayong susunduin ngayon na mga frontliners. Wala tayong trabaho eh. Might as well, gamitin natin yung oras natin para makatulong sa mga frontliners. Though, sabi nila, medyo risky daw yung ganito kasi frontliners, sinusundo ko, hinahatid ko. Walang problema kasi nag-iingat naman tayo, kita nyo, nakamask ako ngayon. Ay, salute! Frontliners! Ako nakakuha ng kliyente sa ibang bansa. Ano lang? Post lang ako sa Facebook. Facebook lang? Paano nila nakikita yung post mo? Eh kasi dati, may mga kliyente ako dito na Pinoy. So, siyempre, yung iba nating kliyente dito sa Pilipinas, doon nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasi doon daw sa ibang bansa is ano, napakamahal ng mga jersey, napakamahal ng mga uniform. Meron nga one time, yung uniform nila, isang set na raw na nabibili dito is nasa 3,000 pesos na raw, parang ganun. 3,000 pesos isang set? 3,000 pesos isang set. O, customize yun. Mahal talaga yun. Para sa mga Pinoy. Oh, mahal nga yun para sa mga Pinoy. Dito ba sa atin magkano? Kaya ang ginagawa nila, dito sila umu-order. So, magkano ba ang isang jersey? Dito? Mm-hmm. Depende kung ano yung order. So, andito na tayo sa bahay ngayon, no? Nakapaghatid na tayo. Medyo nalobat lang yung camera natin, so nag-charge muna tayo ng konti. Ngayon lang natin tuloy yung ating pinag-uusapan. Gusto nating lumaki yung market natin, di ba? So isang magandang way para lumaki yung market natin is ano, yung produkto natin is may export natin sa ibang bansa. So bibigyan ko kayo ng mga tips para kuha tayo ng mga kliyente sa ibang bansa. Una, hindi makakuripot yung mga yan unless mga Pilipino. Tingnan naman natin ang mga Pilipino, talagang mga ay saksa ka ng kuripot yung mga yan. So unang kailangan yung gawin is makapag-establish tayo ng magandang produkto. Kailangan yung produkto natin is ano, export quality, kumbaga. Meron kasi yung ibang tahian dyan, hindi ko na sabihin yung mga produkto nila, kasi sa atin kasi importante kasi yung quality eh. Pag walang quality yung produkto natin, hindi ko bibilin yung kung ano yung mga binibenta mo. Meron kasing ibang mananahe, kung tahe, basta tahe. Ang importante, kumita lang ng pera. So, kung gusto talaga nating makabenta ng produkto natin sa ibang bansa, kailangan ito ay export quality. Mag-set tayo ng standard sa mga produkto natin. Marami tayong competition dito sa Pilipinas. Sportswear o tahian na napakagagaling gumawa ng mga uniform. So, yun yung ating gawing standard. Kailangan mas magagaling tayo sa kanila. Ikalawa, kung meron na tayong produkto, paano ba nila malalaman na meron kang magandang produkto? Ito yung isang parte na napaka-importante sa prosesong to. Yung tinatawag na market. So, hindi ito yung sa BGC na market. Ito yung yung galing natin kung paano natin i-market yung produkto natin. Ako kasi una kong na-market ang produkto ko is kung alam niyo dati yung sulit.com.ph. Yan, diyan ko dati pinopost yung mga jersey na ginagawa natin. At talagang doon din ako nagsimula. So, may na-market ko lang doon, gawa lang ako ng gawa ng jersey. Then doon ko lang pinopost. Post lang ako ng post. Hanggat isang araw, meron na nagme-message sa akin na ganito. Nagme-message na sa akin na ganyan. So, doon nag-uumpisa. Ngayon, napakadami na nating social media. Yung, meron yung Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Yan, lalo na sa YouTube ngayon. Kutulad ngayon, napapanood nyo ako. Sigurado, napapanood din tayo ng mga nasa ibang bansa. Usually, ang market, magiging market nyo is mga Pinoy muna, then pag nakita yan ng mga, halimbawa nasa ibang bansa sila, makikita yan ng ibang lahi, saan mo pinagawa yan, syempre i-refer ka nila. Yan, meron din ako mga sinasalihang FB groups, magsasali rin kayo ng FB group. Meron tayong FB group na puro mga ibang lahi yung naandun, so pag pinapakita natin yung ibang produkto, akala nila original. So, hindi ko naman pinagaano kasi nga,
hindi ko naman pinagmamayabang yung produkto natin, pero tulad nga nasabi ko kanina, unahin natin na export quality yung produkto natin para, uy, nakita nila ang ganda-ganda, saan kumbaga pwede mabili yan, so may message nila kayo. So ito yung mga way na pwede natin gawin. So nakita na nila yung produkto natin, magtatanong na yan, hey, paano ba ako makaka-order sa'yo? O syempre, sabihin natin yung mga detalye natin. Paano ko babayaran sa'yo? Ayan, ito na yung ikatlong way na kailangan magbukas ka ng account mo sa banko. Kasi pag wala kang account sa banko, usually ang mga ibang kliyente is nagpa-wire transfer yung mga yan o bank transfer. Hindi na sila ano eh, wala na kasing way ngayon na para ano, sulat-sulat, wala na yun. Ngayon, napaka-techy na o napaka-advanced na ng klase ng pagbabayad ng ano, ng ibang lahi. So, sa atin dito, pwede pa yung mga pera-pera padala eh. Sa kanila, mga usually, mga bank transfer ang ginagamit nila. Meron din na nagpapadala sa Western Union. Yeah, meron ako kliyente nagpapadala sa Western Union. Meron ding nagpapadala sa MoneyGram. Yeah, MoneyGram. Then meron pa isa eh. Nakalimutan ko kung ano yung ginagamit niya, pero halos lahat bank transfer lang. Pero napaka-importante na meron kayong ano, bank account. So ika-apat na kailangan yung matutunan is yung shipping. Kasi yung shipping ay napaka-essential. Paano nga ba natin mapapadala yung mga produkto natin kung hindi tayo marunong sa proseso ng pag-ship? So ako, ang ginagamit kong courier na nag-ship ng mga gamit natin or mga item natin sa ibang bansa is yung DHL. Kasi yung DHL, meron silang promo, tsaka meron silang, pag meron kang account sa DHL, merong pwede ka magpadala ngayon, hindi mo muna babayaran, then after 2 weeks mo lang babayaran. Meron silang ganong klase ng sistema. Then isa pa, meron din silang mga promotion, so medyo discounted yung padala nila. PhilPost, yan, PhilPost. Kaya lang, isa pa rin yan, napakamura ng bayaran dyan, kaya lang napakatagal naman dumating. So napakaganda ng benefits na nakakapag padala tayo ng produkto natin sa ibang bansa. Una, lumalaki yung value ng produkto natin. Kasi nakikilala tayo worldwide eh. Tsaka isa pa, kaya natin ginagawa yung pag-ship sa ibang bansa. Una kasi, ang market natin dito sa Pilipinas is super dami nating competitor, dami nating kalaban dito. So mas maganda palakihin natin o palawigin natin yung ating market. So napakalaki ng mundo, no? Kung dito na lang sa Pilipinas, sabihin natin may 1 million, sa ibang bansa mayroong 2 million. So yung market mo na ganito kaliit, mas lalaki pa. So mas maganda yan sa business mo. Isa pang benefits na makukuha mo dito is talagang fulfilling. Kasi napakasaya na hindi lang mga Pilipino yung nagbe-benefit dun sa produkto mo o nagagandahan dun sa produkto mo. Napakaganda kaya na sabihin ng ibang lahi na, uy, ganda ng ano mo, pati kami dito sa ibang bansa nagagandahan dun sa produkto mo. So talagang fulfilling, napakasaya, at talagang mamomotivate ka pa na gandahan yung produkto. So talaga nakaka-boost ng motivation to sa ganitong klase ng trabaho. So ito, isa to para sa matagal na relasyon nyo sa ano, kung halimbawa nakakapag-ship na kayo. Kung meron tayong produkto na talagang pang-export quality na, kailangan natin ng consistency sa ating mga ginagawang produkto. Kasi hindi na masusundan yan ng order kung sakaling yung order nila is napakaganda, then yung kasunod na order nila is medyo, teka, parang iba na yata ang gumawa nito. So sa susunod na order nila, hindi na sila o-order sa'yo. So mawawalan ka ng kliyente abroad. So importante ang consistency sa mga ginagawa nating produkto. So yun guys, sana may natutunan kayo sa munting vlog natin. If nagustuhan nyo yung ating video at gusto nyo pa ng mas maraming video sa tutorial or konting tips kung paano gagawin to, yung ganyan,
pwede kayong magtanong or pwede kayong mag-comment. Subscribe lamang po sa channel na to at sabay-sabay po tayong magpalago ng negosyong to. So salamat po sa inyo. Bye.